No ficción. Información. Imagen. Servicio público. Hay una cosa que no es tan marami que la mar. Hay una cosa. At kapag para sa mga bata na naman parato gano'n. Awal, suka ko natin pa yun. Maglilingkod tayo sa isa't isa. Ito po, Inglorado. Ang mga pananaw at opinyon ng pag-uulat na mag-uulat sa programang ito ay hindi ang pangunahing posisyon at pahayag ng organisasyong ito. Magandang hapon po mga ka-inclusion. Welcome po tayo sa Rapid Fire. Pansamantala muna po, wala po muna ako si Kaper. Ito, ako po muna si Natalino. Si Kaper may ginagawa lang pong importante sa oras na yun. Medyo po kakalungkot po ng balita na ito. Kung maano po, ang founder po ng isang organisasyon ng ang tawag po ko noon yung si Dr. Toto de la Cruz, isa rin po PWD po, kanina lang po o yan. Medyo po kalungkot isipan po kung bakit po namatay si Dr. Toto de la Cruz. Medyo po matatabi po natin. Alam niyo kung iniwan natin sa alaala ni Dr. Toto, in-interview pa siya nung ilang nakarambuan sa programang The Inclusive Report. Atama po ni Carlos Canasi, ni Cedric Mariano at Vincent Bakute. Yun po yung ilang buwan po ho yun. Medyo po matatabi po kay Dr. Toto de la Cruz na yan. Alam nyo, noong 2016, nominado po siya ng party list po yung PWD. Yun ang matandaan nyo po yun. Ito po yung matatabi po natin. Yung PWD party po ay hindi po pinalad po ng manalo sa kongreso. Ang kasama ni Dr. Toto, nung pumanaw po, kanina lang, makakalungkot isipan po na edad lang po, 58 years old lang. Alam niyo kung nino pong ano na yan. Medyo po lungkot ng balita.
Mamaya po, open ano po, di Terra Branding ko po. At, mama, at Friday po, igigit ko po na oras na yon, yung itanong nyo kina Tatalino at Tata Anding, ikigit po namin si Tata Pinta darating ng Biyernes about po mismo po kay John Dan Ramirez na yan, ano bang klaseng ganyan po yung ugali, bastos pa, nanalangit pa. Yung ano, ano ba masasabi natin sa kupal na yung John Dan Ramirez na yan? Sa totoo lang, mandatak niyan, itatapin ang mag-ano dyan. Ang i-intentionin. Hindi pa malaman kung anong pinamatay ni Dr. Tomelacos na yan. Baka wag naman sanang ano, yun si Dr. To ay founder po ng pambansang koalisyon na may kapansanan sa Pilipinas. Yung medyo pumano. Ito po masasabi po natin, mga ka-inclusion. Yung papakita ko po video po mamaya po yan. Alam niyo kung sino po ko yun. Yung si ano ay ng ano medyo po kalungkot po yan eh. Yung pagkasawi ng ano, Dr. Toto. May you rest in peace. Papakita natin yung kanyang video. O po masasabi po, may ano na yan. Yung mga masasabi, yung ano na yan. Ito po yung pinakala kanyang speech. Programa na yan. Kaya ipaparinig po natin yan.
ano na yan? Ito na po yung video po ni Dr. Toto de la Cruz. Koalisyon na may kapansanan para sa pagbabago. Kanina ko pa naririnig yung word na pagbabago. Dumalo po sa amin isang taga DILG as last step for the accreditation of CSO sometime last month. It's good that we received that we will be one of the new CSO to be accredited tomorrow. Yes. Thank you very much. Well, we claim that we represent the sector PWD, since we operate nationwide, we have all regional heads, some provincial and city heads. Ang atatoa. Patensya na po, nagahan po mga ka-inclusion po. Alam nyo kung bakit po yung nagkaltat ni Dr. Toto. Medyo lang po maorang na yun kung bakit po liwanan niya tayo ng alala. Mamaya po to open arm po, kapon wala po yung nag-vote ng open si Billy dahil may emergency. Mamaya po i-tera po ang mag-host po mamaya, ilang oras lang. Ito na po yung kanyang ano. Kanina ko pa naririnig yung word na pagbabago. Dumalo po sa akin isang pagbabago. DILG as last step for the accreditation of CSO sometime last month. It's good that we received that we will be one of the new CSO to be accredited tomorrow. Thank you very much. Well, we claim that we represent the sector of PWD since we operate nationwide. We have all regional heads, some provincial and city heads, and still going. Ang sa amin lang po, number one po, isummarize ko yung sinabi ng ating pangyakitari si Mante. The council that handles the persons with disability in the Philippines for how many decades under SWD with due respect, the NCDA did nothing good for the PWD sector. Why? Kung may question mo, ang sinasabi lang nila, We are just monitoring body. Hello, monitoring body. Kung may kapalitakan, LG, the UNCRPD, United Nations Conference for the Rights of Persons with Disability. Yes. Wherein the Philippines is a signatory. We want a rights-based PWD sector, not a welfare-based. Yes. No question. Disability Week. In honor of Apolinario Mabini, bibigyan ang bawat isa ng kilong bigas, dalawang dilata, ang sardinas, tapos na. International Day for December, December 3. Hanggang doon lang po, papagi, picture, ako, please ma, hindi po yung kailangan namin, right space. Napakatagal ako ng BP 344, Batas Pambansa 344, or what we call as accessibility law, almost 37, 38 years na. Saan po ang lipin? May naparusahan ba na isa? Wala. Ngayon pa itong hotel na ito kanina. Yeah. Sabi ang
Pote, hindi kami pote kung bumaba doon. At tatlo lang ang nilisan ng DLG. I don't care na lang ang nilisan ng DLG. We are visitors in SPWD. So I asked the manager, what's the manager? Isang tanong, meron ba kayong provision kahit isang parking lang doon sa baba na may PWD? Wala. Wala na. Bakit bukas yung hotel nyo? Oh, ay, ito ba? Bakas mo kasi yung mga gumiwan nila nila. Ama! The parking area must be the nearest the ramp or the elevator. Pero, ginagawa ko namin yan. Kung kami ang gagawa ko yan, hindi matatapos nationwide. Kami nyo, dalawa kami taga San Jose del Monte, Bulacan dito. Pero I am from Davao City. Star Mall, McDonald's, everything, nagkaroon ng parking because of our complaint. We are asserting for our rights. We are not demanding for special treatment, but we assert our rights as persons with disability. Kami nga sa education, isayin nyo niyan. Everybody was educated, including the board dyan. Freedom of the parking, with due respect with senior citizens, are for freedom of disability. It is not for Buntis, it is not for senior citizen. You are able ang luwak na batas. Pag tinignan niya, dali ko lang sa Facebook. Kumuha ko, accredited ako as Doctor of LTO last month. Hindi nila mababa yung computer. Napakataas ko, napakatarik. Kinarga ko ako. Documented ko yan. Air Asia, the oldest domestic airport na Singapore. Wala akong silang ramp, walang tube. Kinarga ko, umuulan. E ko lang ulo. So nagpala ko ng ganyan, nag-text sila, they are looking into it. Hello, hindi naman niya naman ninyo. Ano lang naman niya ang mga pinawit ang may gulong na pagulong pang-rap din pag-ulong ng plano? And worse it, sometimes you're still in submitted a proposal as executive order for the creation of persons with, you know, for the creation of commission of persons with disability sa Malacanang. Hindi ko kami nagkamali ng pasok dahil ng mga guardia kung kami pinapasok. How can this end? Paano mag-enter ito na hindi accessible mismo yung pinapipasokan sa amin? Sa Malacanang po yan, with due respect. Hello? So what is the... Anong ginagawa ng nag-monitor? Monitor lang ang NCDA. So it's time now we propose for the creation delay of commissions on persons with disability so that the persons with disability are not burden for the society or the government, but we are partners and we can contribute kahit pa paano sa gobyerno. Thank you po. Kaya lang po, for the last record po, ang person with disability, kapag mag-invite po kayo times two, kasi kailangan po ng personal assistant. Yun po yung hindi natin alam. So awareness today and recognition dito po sa ating bagong constitution. At ito po, what's in for them? What is useful to your audience? There are lots of persons with disability in the whole world and in the Philippines lang po pinabayaan. Yes. Yan po mismo po yung pagkakaroon po. Alam niyo kung baka ano lang po. Medyo po tabi. Yung ano na yan, nagpabasa po ng ano po, medyo po may ano, batas ng PWD ang inaano. Yan po. Okay po, nangyari. Ano na yan? Dami po nakikiramay po. Na oras na yon. Medyo po maalalay natin si
doktor. Ay, kaalungkot lang po ng isipan. Ang masasabi lang po, mga ka-inclusion, medyo po na iwan sa pamana ni Dr. Toto yung kasabi parang sa PWD na yan at marami pang ipang inambag ng sektor yung pagaya ng ano siya po ang ano medyo pumasasabi natin. Ano na yan? Bukas po tayo sa history topic natin. Hintay nyo lang. Yung maano yung pinaka maiwan ng pamana ni Dr. Toto. Nakakalakat na po siya. Yun po matatabi po natin yung alaala ng inambag pero po maano po sa mga kung bakit po inaano yung alaala ng mga ano at buktano yung medyo pumaano po natin yung light po sa ano sa oras po ng ano na yan maraming salamat sa'yo Dr. Toto naalala na po namin at sa inambag mo ng mga PWD na yan at ito po yung kanyang ano ito po yung sorry picture ni Dr. Toto on behalf of Ant Inclusion Pilipinas, request Captain Pete Payne, Dr. Toto de la Cruz Jr. Condolence also to his family. Dr. de la Cruz, the founder of Papantang Coalition ng May Kabansanan sa Pilipinas, PKKP, also is a
PWD right up, okay? Oh my God. Medyo pumaanoy natin yan. Na ano, ito oras na to. Okay. Dahil nabi po ni Andre, ni Hi Tatalino, by the way, tumuko na ang mga taga-DINP. Sabi Ernest pa yan, pag-uusapan yan. Hindi yung muna ngayon. Ka-Friday pa po yan, mga inclusion. Matatabing ko lang yan. Ta-araw na Biyernes po yan. Yung i-issue po. Ang guest ko po sa Biyernes po. Walang iba kundi si Tatapin. Si Tatapin po ay taga nakakatira sa ibang gubat po yan. Somewhere in Bulacan. Hindi natin maano yan. Ano naman to? Sa Biyernes pa po. Sa Biyernes pa yan. Please lang. Huwag muna pag-usapan yung DINP muna. Sa Biyernes pa po yan. Please lang. Huwag mo muna itindihan natin yan. Yung ano na yan, DINP na yan. Please lang. Friday pa po yan. I-aanoy natin yan sa oras na yon. Kaya alam ng ano po yan. Yung PWD na yan ay ano, hindi pwede nyo kapag binugbog po kinokotor na dahan. Ay pwede kaso yan. Nasabi ko ng mga ano kayo, yung mga haters dyan. Medyo po maano po ko yan na ano, alam nyo kung sino po ko talaga. Wala po muna si Kaperti, pantamantala lang po. May ina-aksyonan lang at may ron lang ina-aplikato. Kaya anong po yan? Nagpumunta si Kaperti po kanina sa ano na yan. Sa mismo po yan sa ano, sa DINP nagkampang ng kato ng pagbabanta laban sa DINP. Nag ano po kaninang hapon pumunta pa po na korte po para sa ano na yan, sa araw na yon. Nagkampa po ng kato si Kaperti laban sa DINP sa frustrated murder po at pagbabantaan pa po siya. Ayan. Ako po'y mag-aapilan din ako. Pinamay pa ako ng pangalan pa sa oras na yan. Okay. Hanggang ano mo po, ano, medyo po ma, ano, sinasabi, ay, nag-text sa akin si Tata Anding, ay, condolence daw sa pamilya ni Toto, Dr. Toto de la Cruz. At susunod po ng mga ano, in-announce ko ng 2021 ay
ano, medyo po maano eh. Sa live na live po, sa ano, i-gigit ko po ni ano muna. Alam nyo kung bakit po mga pinapanood po natin sa ano na yan. Kung paano inaambag ni Toto de la Cruz. E paano yun? Ano, sinong papalit na founder ng PKKP? Kawawa naman, wala na po yung founder. At iti-tribute po na ano na yan. Na araw na yun. Okay. Pagbabalik lang po ako ng O.N. Rapid Fire with Tatalino. Yan lang po kayo. Ilang oras lang po. Magbabalik lang po ako. Ilang minuto lang break muna o tayo.
Okay, welcome back po tayo. Medyo po may ano pa. Ipapakinggan po natin si Captain Tilapid yung petisyon ni Bongbong Marcos gusto i-remove si Leonel sa SET binatura ng ET. Yun lang ano, pakinggan po natin si Kaperti po mga ka-inclusion. Ito po yung kanyang kinatabi. Ibinasura po ng Korte Suprema ito hong kahilingan ng kampo ni Marcos at ni Kalida na ipa-inhibit itong si Associate Justice Marvick Leonen. Buti nga. Bueno mga kaibigan, ang Korte Suprema po na nakaupo bilang Presidential Electoral Tribunal. Yung mga hindi nalalaman nito, lalo na yung mga buhong na ano, na mga Duterte-nings, ha? Eh, yan pe. Ano yan? Yan ang dulugan ng protesta para sa Presidente at Vice President na nasasaad sa saligang batas. Ano po? Ngayon, ang mga miyembro niyan na nakaupo sa Presidential Electoral Tribunal eh walang iba kung hindi yung Supreme Court mismo. Ha? Ngayon, eh kanilang ibinasura itong itong motion o hiling na ano ho, na bumitiw si Associate Justice Marvick Leonen doon sa protesta ni ano ni Bongbong Marcos at hiniling din ito ni ano ni Kulango Teste Kalida, mga kaibigan ano. Yan pong ipinaili na yan bilang protesta dun sa 2016 election na victory ni Vice President Lenny Robredo at nitong si inihain nito ng nila Marcos at ni Solicitor General Jose Kalida eh unanimously mga kaibigan denied ng Korte Suprema eh siyempre. Ha? Ito'y insulto na sa Korte Suprema, hindi po ba? Kaya dapat hindi lang basta ito, kuwan anong tawag dyan, binabasura. Hindi, dapat dyan pinarurusahan din yung mga gumagawa niyan na tinatarantado lang naman ng Korte Suprema, di ba? Niloloko, mga kaibigan. Akalain mo bias daw kasi si ano ito si Justice Marvick Leonen eh dahil siya'y bumoto laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos eh botohan yan ano magagawa mo kung ayaw ng tao, di ba? Base naman sa batas. Ewan ko kung batas at saka nagtagumpay naman di ba? Mabuti sana kung hindi nagtagumpay yung pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Si Kyler Silapid, Lapid Fire!
Eto, meron mukhang may mapaparusahan dito kasi po ang sabi ng Korte Suprema, ito si Kalida at merong isang reporter, ha? Ito eh, masyadong controversial itong reporter na to. Hindi ko nga alam kung reporter talaga trabaho nito o influence peddling, mga kaibigan. Pinasasagot sila ng Korte Suprema itong reporter ng Manila Times, ha, na mahilig iniimpluwensyahan nito yung mga decisions sa yan po, bakit po binatura po ng ng Korte Suprema. Tinig ni Kaperti, pakinggan po natin uli. Ang gagapang ito eh. Pagka may pagagapang yung mga politiko, ito trabaho niyan, itong reporter na ito. Oh, tsaka ito si Kalida, sila'y pinasasagot ng Korte Suprema kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng contempt. Ha? Mga kaibigan. Oh, ang sabi ho dito sa Aquano, dito sa desisyon ng Korte Suprema, ito? The motions were both filed on November 9. Dalawang motion yun. Motion ni Kalida at motion ni ng kampo ni Marcos. Eh si Kalida, abogado ng gobyerno ito, yung solicitor general. Diba? Hindi siya abogado ni Marcos sa election protest, mga kaibigan. Eh, pinipilit niyang mag-abogado, syempre, makikinabang siya dyan. Kung sakaling mapabura ng katarantaduhan, mga kaibigan, sipi mo mauupo si Bongbong Marcos na vice president kahit hindi nanalo. Ha? Eh, pagkatapos, nakaumang na siya sa posisyon para maging presidente saka sakaling makaramdam ng sakit, ha? At talagang hindi na makayanan itong presidente ngayon na inutil. Sabi niya yan, ha? Siya nagsabing inutil siya. Hindi na makayanan. Aba, haba ang swerte, no po, ha? Kaya takot na takot silang hindi mapuesto yung o mapalitan yung vice presidente na hindi nanalo yung papalit. Bakit? Maraming kasalanan eh. Yan bang mga pinaggagawa nila ngayon eh? Yan ba eh sa palagay ninyo? Sa ibang administrasyon po pwede yan. Yung mga akwa na, yung paglapastangan na sa saligang batas. Wala na eh. Yung susunod po, ang anay ni Kaperti po, yung kay Angel of Team, my God. Medyo po ano na yan?
usapan muna natin, ano. Okay. Ito, pabala ito sa mga ano na yan, ha. Kung sinong gumagaya po yung isang yudi. Kaya si Jim Paredes po, skandal. Yan na. Kaya pakinggan niyo po ito kung sinong gumagaya po rito sa ano na yan. Medyo bastos po si Jim Paredes po eh. Yung gumagaya po, kaya hindi natin mapapanood yan. Baka mapahiya pa o tayo. Rating na yan. Ngayon, nananahimik na po si Jim Paredes na ayun po naman ng tao ng siya po ay marami pong galit. Bakit? Inano po. Ayan, sino po yun yung ano na yan? May banta. Kaya natin yung tungkol kay Jim Paredes na yan. Kaya panorin po natin mga ka-inclusion. Yung about po, yung kaya sabi ni Jim Paredes, may gumagaya po. Eto na po. Ano ba yan, Pasigil? Ano ba yan, Pasigil? Alam mo, sabi mo, basta si Presidente, may pag pinagtabi kayo ngayon ni President. Ano gagawin niya siya? Gaganan mo siya. Kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tukusin dito. Sa Historiador. Historiador. Nang lumabas ang video na ito, ay maraming hindi makapaniwala na ang lalaki na sa video ay ang respetadong miyembro ng sikat na grupo ng dekada 70 na Apo Hiking Society. Sa umpisa, ay itinanggi na ito, pero sa kalaunay, inamin niya na rin. Tinamin po ng batikang kompositor at mga awit na si Jim Paredes na totoo yung pribadong video niya na kumalat sa social media. Hindi raw ginawa ang video para makita ng publiko. Hindi niya rin daw alam kung paano ito kumalat. Siya
si Jaime Ramon Paredes, o mas kilala sa tawag na Jim Paredes, musician, producer, educator, writer, photographer, television personality, workshop facilitator, at aktivista. Ipinanganak noong August 31, 1951, si Jim Paredes ay isang atinista, kung kaya't hindi may pagkakailang matalino ito at talintado. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa grupong Apo Hiking Society dahil sa kanilang makapagbagdamdaming mga awitin na hindi na kailanman mawawala pa sa historia ng Pilipinas na minsan nagkaroon ng grupong Apo Hiking Society na nagpasaya ng ating mga damdamin sa tuwing nakakapakinig tayo ng kanilang mga kanta. Bilang aktivista, noon pa man ay kilala ng kritiko ng Marcos Administration si Jim Paredes, 1986, at sagsagan ng People's Power Revolution si Jim si Jim Paredes ang nag-iisang gumawa ng kantang naging official na theme song ng People's Power. Ito ay ang kantang may pamagat na handog ng Pilipino sa mundo. Isinulat ito ni Jim Paredes sa loob lamang ng 3 minuto at hindi kailanman pinalitan ng alinman sa mga liriko nito hanggang sa ito'y inirecord ng 15 mga sikat na mga awit ng bansa noong panahon yun. Nakaukit ang mga liriko ng kantang ito sa EDSA Shrine. Kilalang taga-suporta ng pamilya Aquino at Liberal Party si Jim Paredes, kung kaya't dismayado ito ng manalong pangulo si Rodrigo Duterte. Mula sa pagiging kritiko ni Marcos, ngayon ay may bago ng misyon si Jim Paredes, ang punahin ng pamamalakad ng Duterte administration kaliwa kanan ng banat ni Paredes sa kasagsagan ng ginagawang laban kontra sa droga ng pangulo. 2017, anibersaryo ng People's Power Revolution. Hindi napigilan ni Jim Paredes na kumprontahin ang mga supporters ng Pangulong Duterte na nagrarally kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng People's Power Revolution. Look at me! Ha? Deny your point, sir. Look at me. Hindi ka makapagin na ito. Marami ang nadismaya sa ginawa ni Paredes na mukhang nag-astan siya ang nagmamayari ng EDSA. Pero ayon naman sa kanya, ay klaro naman daw umano na anto ng mga supporters ng Pangulo para mainis. Kung kaya't hindi niya mismo napigilan ang silakbo ng kanyang damdamin na mainis at pakiramdam niya ay para siyang nabastos. I think they went there para mag-provoke. Nandun sila para mainis. Like a party. Pwede lahat pumunta. Pero kung mabapustos ka sa party, hindi naman tiyata tama yun. Gaya nga nung sabi nung security sa kanila, alam mo, magigiusap kami sana, umalis ko lang kayo. Parang iniihiyan nyo yung pagkain namin dito. 2019, nagulat ang lahat ng mag-click sa social media ang video ng isang lalaki na animoy parang kambing na nilalabas ang kanyang dila at may pasenya-senyas pa na ganito. Alam mo, this. Kung ano ang ginagawa niya, di ba? Sa umpisa ay itinanggi ito ni Jim Paredes na siya ang nasa video. Pero hindi kagaya ni Arnold Clavio na nananatiling tahimik pa rin at kakapalan na lang na mukha sa isyong pinakaharap. Si Jim Paredes ay hinarap ang isyu at inaming siya nga ang nasa malakambing na video. Dagdag ni Paredes na isang pribadong video daw yun. Dapat ay hindi kailanman ginustong ipakita sa publiko
ako at mapasya ay hindi alam kung paano ito kumalat. Bumanat pa si Paredes na dahil daw sa nakakalasong politika sa ating bansa, kung kaya't may mga tao raw na gustong sirain ang kanyang pribadong buhay sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang tinatagong baho. Hindi raw ginawa ang video para makita ng publiko. Hindi niya rin daw alam kung paano ito kumalat. Ang hula niya ngayon ay panahon na niya ay nakakalasong politika. May ilang gusto raw sirain ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng paglabas sa kanyang tinatawag na privacy at pag-uungkat ng kanyang baho. Pinulani si Paredes ng samot-saring reaksyon ng tao sa social media dahil sa kanyang inasta. Pati ilan sa mga kapwa niya artista ay bumanat din laban sa kanya. Ano yan, Basigil? Alam mo, sabi mo, basta si Presidente, eh pag pinagtabi kayo ngayon ni President, anong gagawin niya sa'yo? Gagano na siya? Di ba? Gumagano ba? Marami salamat sa iyo, Jim. Alam mo kasi nagda-diet ako. Yung ano ba ako, pero nung pagkatapos kitang panoorin, palagay ko, matagal-tagal bago magkaroon ako ng gana kumain at mag-lose ako ng weight. Hindi naman ito na palampas ng Pangulong Duterte sa isa sa kanyang mga talumpati at binanatan din si Paredes dahil sa manakamping niyang video. Doon na lang kayo sa yung bagong video. Ano, pinakita niya yung liit pa ganun. Sa totoo lang. Kaya ako napasabi, ako yun ako nagyayabang. Ha? Ako napasabi ako, ha? Kala ka liit. Tapos addict, tapos doing the love. Yan ang mga tao nagbabatikos sa akin. Kita mo yung kalidad nila. Ako bastos mong salita. Pero nung ako nagpakita ng... Sa ngayon ay wala na tayong naririnig na paglabas ng saloobin o pambabatikos sa gobyerno mula sa talintadong songwriter na ito. Karapatan ni naman, hindi lang ni Paredes na batikusin ng gobyerno kung meron itong nakikitang hindi tama. Pero mag-ingat ka sa pambabatikos mo sa taong nakaupo sa gobyerno, lalo na kung personal ang atake mo, dahil baka magulat ka na lang isang araw na alam niya na rin pala ang ilan sa mga tinatago mong kamanyakan. Okay, 2 minuto na lang po. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito. Ay, ano na yan? Inclusion, malapit na ako tayo matapon sa oras na yon. Matapon na po ng oras na yon. 5:59 na po ng hapon. Magagagabi na po. Ito yung no quarter until ousted. Duterte, mga gago po sila.
gusto nila palitin. Yung ano na yan. Sige. Yung mga UP na yan, anti-government puro yan. Medyo pong kapal na buka. Ikat ng ulo. Alam niyo kung ano na yan na totoo lang. Medyo po ano po yung tribute po kay Katoto de la Doctor de la Cruz po. Kaya mayores, wala na ako tayong oras po pagtamantalang tayo magpapaalam. Ako po si pantamantala wala muna po si Kaperti. Tanganan kay Kaperti po. Ako po si Tatanino. Nagkatabi pagpalaing Diyos na may kapal. One inclusion forever. Edgerite. God. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.